back to another vlog. Ang gulo ng buhok ko. Kanina pa ako gising. Magluluto ako ng ano to? Buttered shrimp. Tapos pala, 'di ba, may upload ako mamaya or bukas. Hindi ko naluto yung siomai kasi wala lang. Wala lang, may ginawa ako noon. Kaya ngayon ko lulutuin. I-film ko, papakita ko sa inyo kung first time ko kasi magluto ng siomai, kaya i-film ko yun, okay? Magluto muna tayo na ngayon ng buttered shrimp. Alam kong alam nyo na, pero i-film ko pa rin kasi dito lang tayo sa bahay, walang ganap, kaya yun, okay? Balikan ko kayo pag ready ng ating ingredients. Yan na guys, magluluto na tayo ng garlic shrimp. Pasensya nyo na ating braso, mainit. Ito ang tunay na buhay. Mainit talaga, sobra. Summer na din kasi. Pakita ko sa inyo yung ingredients. Tatlo lang, syempre. Ang shrimp, garlic, and butter. Ito na. Pinapainit na natin. Ayan, ang ating pan. Ito lang ginagawa ko. Lakas ng apoy. Lang guys ha. Hirap mag ano. Yan. Pinapahid ko lang ganyan. Yan. Oop. Yan lang. Hanggang matunaw siya. Yan. Mainit na. Medyo mainit na. Mainit na yan. Kasi nga natunaw na yung butter. Lalagay na natin ang bawang. Teka. Simutin pa natin yun nandito. Kailangan nasa low heat lang kasi susunog ang bawag natin. Papait siya. Okay, masarap. Hindi siya masarap. Kasi mapait nga, diba? Ubos lang ako kamay, guys. Andali. Yan. Haluhaluin. Konti. Medyo nagbabrown na siya yung bawang. Lagay na natin ang ating shrimp. Yun. Lalaki. Sa apoy. Dali lang to. Basta mag-orange. Okay na. Lagay na natin ang panimpla. Kasi madali, sandali lang to. Lagyan natin ng pepper, konting pepper. And then konting salt. Tapos nilalagyan ko ng chili. Ito. Yan. Dali lang. Okay guys, naputol na ating vid. Ang ano. Basta naputol siya. Ito. Ito yung nilalagay ko. Yan. Hot chili flakes. Galing Tagaytay. Isang ano lang, siguro. Isang ganito. Yan. Tapos, bakit parang humina ang ano? Halu-haluin na natin. Hindi ko mahalo kasi hawak ko kayo. Balik-balik tayo na lang natin siya. Ayan. Try natin. Kasi for sure, luto na yung kabila. Laki. Diba? Ayan. Dalawa na lang.
Okay, hintayin natin siya. Naan lang natin yung apoy. Hintayin natin. Ito ko sa inyo yung binili sa baba kanina kasi may mga nagtitinde sa baba eh. Ayan. Siling labuyo. Tapos, ayan. Matambaka daw ito eh. 50 pesos. 10 piraso. Tapos, saging. Kailangan nating ugasan yan. Kailangan ugasan nyo guys ha, bago nyo lagay sa ano. Sa ref o ano. Tapos, ay, merong tayong manggang hinog. Ugasan din natin yan. And then, ano to? Ah, lumpiang pandagdag sa ulam. Lumpiang toge. Binili sa baba. Ayan. Okay, guys. Pawis na pawis ang lola nyo. Diba? Mamaya, i-film ko yung paggawa natin ng siomai. Antayin nyo, guys. Mamaya na lang. Babalik ako. 2 hours later. Hi, guys. Nakatulog ako pagkatapos kumain. Ayan. Gagawa na tayo ng, yung promise ko sa inyo, gagawa tayo ng siomai. Okay. Pakita ko sa inyo yung ingredients natin. Okay? Hi, guys. Ang ating ingredients. Ang ating giniling. Nilagyan ko ng konting ginisa powder. Tapos, meron tayo ditong spring onion. Pero dapat sibuyas. Pero, tatry natin itong kung ano la, anong kalalabasan nito pag spring onion. Kasi sibuyas lang din naman yan. Bawang, pepper, salt, tapos liquid seasoning. Nakita ko lang to guys ha, sa YouTube ha. Tapos toyo, and then sugar natin. Tapos itong dumpling wrapper. Okay, start na tayo guys. Okay guys, sana nakikita nyo ha. Kasi ang hirap eh. Maglagay ng ano sa taas ng camera. Okay, ito giniling muna. Tansya-tansya lang tayo guys sa mga panukat ha. Tsaka napanood ko lang talaga to sa YouTube. Lagay na natin ang ating minced garlic. Yan. Tapos yung spring onion natin. First time kong magluto nito. Kaya sana masarap. Yan. Tapos pepper. Salt. Tapos konting liquid seasoning. Tapos toyo. Konti lang din. Bala kayo kung anong ano nyo. Kasi ako pa konti-konti lang. Nakakatakot eh pag maalat o ano, matamis. Tapos sugar. Yan, ganyan lang siguro. And then, yan na. Hahaluin na natin siya. Yan. Wish ko lang. Masarap ito. Konti lang naman yung ginawa ko na, kinuha ko na giniling. Kamay na natin, te. Ugas naman na ako. Kamay natin para mahalo natin maiki. Sa mga nakikita kong nagluluto, pag maghahalo nito, pag nasa gitna. Pag gitna. Nilalagay sa gitna. Ayan o. Ganyan. Haluin maigi para yung mga lasa niya
Mahalo rin. Okay. And yan na ang ating giniling. And then, magra-wrap na tayo. Okay? Wait lang, guys. Okay, guys. Ito na. Ito na ang ating wrapper. Pabilog siya. Grabe. First time ever ko ginawa to. Tapos, ganyan lang to. Dito natin lalagay sa, ayan. O, diba? Dapat pala, konti lang nalagay ko. Wee, ang cute naman. Ayan o. So, dagdagan natin ng ano, ng filling sa loob. Kasi parang konti lang siya eh. Diba? Konti lang ingredients nito. Kaya, makakayanan yung gawin to, guys. Habang nasa ECQ tayo. Grabe, hindi ko siya maano, mapalata. Makapal siya. Hindi ko alam kung meron pa siya sa loob o dalawa pa. Hindi ko alam. Wait lang, guys. Okay, guys. I'm back ulit. Makapal talaga siya. Yan. Sa gitna lang natin ilalagay. Damihan natin para ano. Umangat yung giniling sa ibabaw. Yan. Tapos, i-press nyo lang ng konti. Yan, ganyan. Ayan na siya. Diba? Para na siyang pa-flower effect. Char. Okay. Murang merienda, o diba? Gawa nyo pa. Habang nag-ano tayo, i-ECQ tayo, di ganun. Palagay ko, pagkatapos ng ECQ natin, maraming paglabas ng bahay, maraming ano, mga majujubis. Sana din ako doon. Hindi ko naman ikinakaila yun. Siomai, gagawin na natin yung sinabi ko nung nakaraang araw. Gagawa naman tayo ng tuna pie. Pakita ko sa inyo ang main ingredients ng tuna pie. Okay, ito ang ating ingredients. Siyempre, tinapay. Tapos, itong baso, wala tayong rolling pin. Itong gagawin natin. Tuna na drain ko na. Breadcrumbs. And then, cheese. Okay, start na tayo, guys! Okay, let's start. Tatanggalin ko tong ano, yung gilid niya. Yan. Para maganda tignan. Pero yung dalawa, tingnan natin. Huwag natin tanggalin. Kasi gardenia, malambot naman ito eh. Tanggalan ko ka lang, guys, ha. Huwag na natin tanggalin kasi nadudurog siya sa lambot. Okay, i-roll muna natin ito. Sensya na, maliit ang ating lababo. Yan. Oh, grabe, ang dikit. Ang diin mo naman ate mag-ano. Mag-roll ng oti. Tingnan mo, sumasama. Oh, bakit? Teka, kuha lang ako ng tissue. Okay guys, ayan na. Lagyan natin ng tuna. First time din. Nakita ko lang din sa YouTube.
sa panahon ngayon, wala tayong magawa sa bahay, kaya ito lang muna. Kung ano yung nasa bahay natin, gawin natin ano, masarap, diba? After nyan, cheese. Yung iba nilalagyan ng cheese eh, pero ako gusto ko. Gusto ko yung may cheese, maraming cheese. Overload sa cheese. Yan. Oops. Yan guys, kung nakikita nyo, sana nakikita nyo, ayan, ganyan. And then, isara na natin. Tapos, gagamit tayo ng tinidor pang sara dito. Hop. Yun. O, diva. Meron na tayong easy merienda. Yan. Yan, guys. Ayan, diba? Okay. Gawin ko lang tong tatlo, tapos balikan ko kayo. Ayan, guys. Okay na yung apat natin. Kuha tayo ng, kunin natin yung breadcrumbs. Tapos, kuha tayo ng egg. Ayan. Egg. Okay. And then, lagay natin tong tuna pie natin sa egg. And then, lagay natin sa breadcrumbs. Tapos, ifa-fry na natin siya. Ito mismo. Okay. Wait, guys. Guys, ang ating tuna pie. Ilagay na natin dito. Ooh. Ayan. Ayan siya. Dali lang to. Huwag natin lakasan ng apoy kasi baka masunog. Sa kabila naman, tingnan natin ng ating siomay. Tayo na. Tayo na talaga nagluluto ngayon. Wala pa. Wala pa siyang kaganapan sa buhay. Ayan. Gawin muna natin ito. Sensya na sa makalat. Mamaya lilinisin naman natin yan eh. After. Yan. Spread lang dito. Oops. Hindi yata nalagyan ng ano, egg. Kasi naman ate, may mga lagayan na malalaki. Nagtitiis ka sa maliit na lagayan. Last one. Oh. Wait. Mabilis lang siya mag-brown. Patay. Tuluan ng tubig. Kaya maiyan. Ang sarap! Ayan na ang ating tuna pie. Yan guys. Dali lang yan. Okay guys, yun na lang ating vlog ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa panonood kahit pawisa na ang ate nyo. Kasi after ito, maliligo na ako. Yun lang ang simple merienda natin. Siomai, tsaka tuna pie. Sana